Ngayon na pinatalsik na ng impeachment court si Chief Justice Renato Corona, ang tanong ngayon, sino ang susunod na mamumuno sa Korte Suprema at paano ang magiging proseso? Mula pa rin sa Senado, nakatutok live si Joseph Morong. Joseph? Mel, hindi muna inaalis ng kampo ni Chief Justice Renato Corona yung posibilidad na pwede silang umakyat sa Korte Suprema. Dagdag pa ni Lead Defense Counsel Justice Serafin Cuevas ay may 10 hanggang 15 araw pa na manatili itong si Chief Justice Corona bilang punong maestrado ng Korte Suprema. Ito pa nga ay kahit sinabi na ng Senado na immediately executory yung kanilang utos kaninang hapon. Inatasan na ni Senate Presiding Officer Juan Ponce Enrile pagkaboto kanina yung Senate Secretariat na i-issue ang notice sa mga partidong sangkot dito kasama na itong partido ni Chief Justice Corona. Ito ay kaugnay ng verdict ng Senado na nagsasabi nga na guilty siya dun sa Article 2 ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon dito kay Senate Majority Floor Leader Tito Soto, no, ay immediately executory o dapat agad ipatupad yung kanilang utos. Ayon sa isang constitutionalist natin nakausap, itong si Father Joaquin Bernas, kung ganyan daw na napatasik na sa pwesto itong si Corona, ay yung pinaka-senior na Associate Justice ng Korte Suprema yung mag-take over sa kanya on an acting capacity. Itong pinaka-senior na miyembro ng Korte Suprema, itong si Associate Justice Antonio Carpio, no? At merong 90 days o 3 buwan itong si Pangulong Noynoy Aquino para makapamili. Meron mga proseso ng pag-a-appoint ng Chief Justice ay dadaan dun sa Judicial and Bar Council, no? Yung JBC ay magka-come up with mga nominees at yun yung pamimilian ni Presidente Noynoy Aquino kung sino yung gusto niyang ipalit dito kay Chief Justice Renato Corona. Pero ayon nga dito kay Lead Defense Counsel Serafin Cuevas, Justice Serafin Cuevas, ay may 10 pa hanggang 15 araw na pwedeng manatili itong si Chief Justice Corona sa kanyang pwesto. Ito raw ay batay sa rules of court, no? At bukod dyan, sabi ni Cuevas, ay hindi pa rin naman nila natatanggap na opisyal yung utos mula sa Senado. At hindi rin inaalis ni Cuevas na umakyat sila sa Korte Suprema para mapawalang bisa itong verdict ng Senado. Ito raw ay may nakita sila mga grave abuse of discretion sa bahagi ng Senado. Narito yung mga pahayag ni Senate Presiding Officer Enrile, Senator Soto, at ni Lead Defense Counsel Justice Serafin Cuevas. Secretary, as clerk of the impeachment court, is directed to provide a certified copy of the judgment to the respondent and his counsel, the Speaker of the House of Representatives, the Supreme Court and Bank, the Judicial and Bar Council, and the President of the Republic of the Philippines. So ordered. Mayroon yung pahayag ni Senate Presiding Officer Enrile. Ito naman yung pahayag nitong si Senate Majority Floor Leader tungkol dun sa pagiging immediately executory ng kanilang utos ngayong araw. Well, the Constitution provides for that. Mm-hmm. You know, go through what it says. It says, kung acquittal, that's it. No? Kung conviction, removed. Ito naman yung sagot ni Lead Defense Counsel Serafin Cuevas tungkol doon sa pagiging immediately executory. Sabi niya may 10 to 15 days pa itong si Chief Justice para manatili sa pwesto. So it's an option provided for by law, but whether we will avail it will probably depend on circumstances. Sinabi niyo na 10 to 15, that's not immediately executory. Ibig sabihin kahit binaba na ngayon ng Senado, hindi pa ibig sabihin he should step out of power? That's my opinion. Well, it's either 10 or 15. Ewan ko dito kay Justice, Senator. Tinatanong ko nga sa kanya, kailan ba? 15 ba? 10 or? Hindi pa kami nakikita. Sir, you mentioned before kanina, no, na may mga nakikita kayo na grave abuse of discretion. Can you enumerate some of them? I'll not do so unless we are already prepared our petition, if ever. If there is none, we have no reason to go up by way of certiorari. So given that meron, sir, you will go up? In all probability, yes, if the Chief Justice decides to do so. Because I cannot decide it myself. Mel, ito nga yung sinabi ni Justice Cuevas, no, kung siya lamang daw yung masusunod ay pwede niyang abisuhan itong si Chief Justice Corona na umakyat muna sa Korte Suprema. Pero that will entirely depend, ito ay magiging desisyon na lamang, final na desisyon ni Chief Justice Corona. Mel? At Joseph, linawin lang natin, ano, kung base doon sa interview mo
mismong si Attorney Cuevas ay hindi rin sigurado kung 10 to 15 days, correct? Yung sinasabi ni Justice Cuevas sa 10 to 15 days, ito yung mga regular na functions ng ating mga regular courts, yung mga RTC. Mm-hmm. Kasi ang sinasabi niya dun sa before a judgment as can be considered immediately executory or final at pwede nang may bisa, ay dumadaan pa ng 10 hanggang 15 days. I think that's what he's referring to, Mel. Mm-hmm. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.